Kaya nag-iisip ka agad kayo na may sakit ka sa puso, may sakit ka sa baga. Nahirapan ka nang huminga, dagdagan mo pa ng sobrang pag-iisip, hindi mas lalo kang mahirapan. Once na nasubrahan ka sa takot, naku, magpapanik attack ka talaga. Welcome po muli sa aking YouTube channel. Channel na ito ay gumagabay sa mayroong anxiety, GERD, nervyos, at panic attack. Magsana naman po itong mahalagang ibabahagi ko po sa inyo. Dahil po ang gagawin ko pong video na ito ay request po ito ng mga nasa GC ko po. Dahil nga po kadalasan daw po nang nangyayari po ito sa kanila. Totoo naman po yon, kasi lahat po talaga na mayroong anxiety, ganito po ang nangyayari. Nahihirapan po huminga. Nandun po talaga kasama yung sintomas na nahihirapan po huminga. Kaya ituturo ko po sa inyo yung pamamaraan sa mga nagsasuffer po ng anxiety na nahihirapan po huminga. Ito po ay sana makatulong po sa inyo. At bago ko po simulan, pakishare po ang video na ito, pakilike. At mas maganda po na mag-subscribe po kayo at mag-comment po kayo kung may mga katanungan po para masagot ko po. Sana pakishare po ito para mas marami po tayong matulungan. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ko sa inyo. At sana gumaling din po kayo. Ito po yung mga pamamaraan para mawala po yung hirap nyo sa paghinga. Unang-una nyo pong gawin, mag-inhale, exhale po kayo. 5 times. Inhale, exhale. Gawin nyo po 5 beses. Tapos balik naman sa normal. Inhale, exhale. 5 times ulit. 5 times ng 5 times. Gawin nyo po yan. Yun po, medyo gagaan po ang pakiramdam nyo yun. At saka luluwag po yung ano nyo, yung paghinga nyo at pakiramdam nyo. At saka uminom po kayo ng warm water. O di kaya mainit pag kaya nyo po. Kasi yung hirap nyo po kasi sa paghinga, minsan kasi may mga iniisip kayo na parang bumabara na sa ilong nyo. O di kaya sa bunga nyo paghinga nyo. Kaya nag-iisip ka agad kayo na may sakit ka sa puso, may sakit ka sa baga. Ganun po ang iniisip ka agad. Kaya yun po, uminom po kayo ng ano, mainit na tubig or di kaya maligam-gam. Yung kaya nyo lang po. At sunod, i-relax nyo kaagad ang isip niyo para mawala po yung hirap nyo sa paghinga. Napakahirap po talaga yan. Napaka-normal na po talaga yan sa taong may anxiety. Lalong-lalo na pag may mga problema, may mga iniisip ka po na nakakatakot, na yung tinatakot mo sarili mo, mahirapan ka talaga huminga kasi yan talaga yung sintomas na magpapahirap sa'yo. Kaya pumapasok talaga sa isip mo yung puro takot. Huwag nyo pong isipin na porkit mahirap na po kasi nahirapan po kayo maghinga, may sakit ka agad sa'yo kayo sa baga. Huwag nyo pong isipin yun. Pag nangyari sa inyo na nahirapan ka agad kayo huminga, gawin mo kagad, iniisip mo na, ito na naman siya. Oh. Dala lang ito ng ano po, ng nervyos ko. Dala lang ito ng pagpapanik ko. Kaya ako nahirapan huminga. Ganun kagad yung isipin ninyo. Siyempre, mahirap gawin, pero kasi pumapasok talaga sa isip mo at saka nararamdaman mo, mahirap talaga gawin. Pero makakaya, napakadali na lang po. Hindi yung nahirapan ka nang huminga, dagdagan mo pa ng sobrang pag-iisip, hindi mas lalo kang mahirapan. Mas lalo kayong magpapanic attack. Diba? Yung kagad gagawin ninyo. Kasi normal lahat eh. Diba? Ba't pa kayong matatakot? Huwag nyo na dagdagan yung takot sa isip nyo. At saka sa sarili ninyo. Kasi once na nasubrahan ka sa takot, naku, magpapanik attack ka talaga. Yun talaga mangyayari sa inyo. Hindi lang yung hirap sa paghinga mararamdaman mo. Lahat-lahat na. Kagaya na yung parang mamamatay ka na talaga. Pero sa totoo, hindi po talaga kayo mamamatay. 101% hindi po kayo mamamatay. Normal lang po yung magpapanik attack. Diba? May mga dahilan kung bakit kayo nagkakaganon. Kaya ito po, huwag po kayong matakot pag nahihirapan kayo huminga. Para mawala ka agad siya. Pero number one talaga niya na makapagpatanggal sa hirap sa paghinga, inhale, exhale po talaga. Di ba minsan, pag ganun nangyayari sa inyo, hirap ka na huminga, pag huminga kayo ng malalim, parang tapos parang sumasagot sa dibdib. Nangyayari sa akin talaga dati, grabe. Parang sumasagot siya sa dibdib. Parang konektado sa baga nyo na parang maputol talaga yung paghinga mo, mga ganun. Pilitin nyo po yun na makapag-inhale, exhale po kayo. Na maghinga po kayo ng malalim. Pag naghinga kasi kayo ng ganyan, pagkaramdaman mo yun. Parang sakit. Ulitin mo.
Parang hindi ko kaya. Takot ako. Mga ganyan kagad reaction nyo, di ba? Ano kaya to? Sige, tapos puso, baka bigla ako mamatay. Mga ganun, isipin mo, wag. Pag ganun ang nangyayari, pilitin mo. Pumikit ka. Hold your breath. 5 seconds. Yan. Diba? Ulit-ulitin nyo hanggang sa mawala po yan. Ganun lang po ang dapat yung gawin. Number one talaga yung inhale, exhale. Basta sa hirap sa paghinga, yun po, inhale, exhale po talaga ang number one na dapat yung gawin. Siyempre, samahan nyo ng pray sa number one. Pagdasal nyo talaga na magiging okay po kayo. Ganun po ang mga gawin ninyo. Ganun po yung mga pamamaraan na tinuturo ko sa inyo. Sana marami tayong matulungan. Pakishare po ito. Salamat po sa inyo, everyone. God bless po. Mabuhay po kayo.